Hello, good evening. Si Sir Moises Milliares po ito. Class, ako yung teacher niyo sa TLE. So, tonight it's October 12. This is a supplementary lesson dahil yung ating print na lesson sa TLE ay medyo malabo yung printing ng images. So, mahirapan kayong magbasa. And para na rin ma-explain ko sa inyo kung paano sasagutan yung mga questions doon. Anyway, kung nanonood kayo sa video na to, ito po ay na-upload ko sa aking YouTube channel. If in case na gusto nyo lang pong mag-subscribe, free naman po yung pag-subscribe dito sa aking channel po. I-click nyo lamang yung subscribe button doon sa ilalim. And then, kung hindi man po malaking bagay sa inyo, maliit na bagay lang naman nilin ko, mag-comment po kayo doon sa ilalim regarding this video presentation para mas maintindihan ng ninyo, aking mga estudyante, yung kung paano nyo sasagutan yung ating module sa TLE. So again, ako si Sir Moises Milliares, ang inyong teacher sa TLE. Okay, so i-share ko sa inyo yung i-share ko sa inyo, sorry po, no? Na-interrupt ako. I-share ko sa inyo yung ating lesson po, okay? So sa inyo ating yan. Itas natin. So, this is our TLE, Electronic Products Assembly and Servicing module na po. This is good for the first quarter. And sa ating schedule ng pagsasagot, every Thursday ninyo ito sinasagutan. So, makikita nyo, ito yung pinaka-cover natin. And then, itong materials na ito ay galing talaga sa taas. Ano po? So, isinyo dito para ma-isip po sa inyo yung contents na to. And then, malaman natin yung kung paano kayo matutulungan sa pagsasagot nito mga questions. So, dito bali ito sa lesson 1 ano po, assess quality of received materials, no? So here is our lesson for this topic. Itong letter I, ito bali yung introduction. So itong article na to, ini-introduce kayo our students sa electronics, no? So sabi dito, yung mga electronic devices natin ay binubuo ng maraming mga piyesa. Okay, so, explain ko na ano po. So, katulad ng resistors, mga capacitors, no? Merong mga passive components at saka active components. Meron tayong CPU sa computer, tinatawag natin mga chips. No? Ito yung mga extremely complex na piyesa na makikita natin minsan sa loob ng ating mga cellphone. Ano po? So, kita nyo naman yung mga cellphone natin yun. Talagang high-tech na high-tech yan. Kaya sa laboratory lesson na to na in-introduce namin sa inyo, malalaman ninyo primarily yung mga basic component parts and then kung paano ito ginagamit. Ano po? So, dito tayo sa learning task. Dito nagad tayo, ano po, para mas madali yung makuha yung lesson. So the instruction is this na po. Answer the following questions. Write your answers on your notebook. So sa atin, meron kayong answer sheet. Okay? So may question dito, two questions na inyong sasagutin. So yung answer sheet nyo dapat may name, tapos meron pangalan ng subject, and then week 1 ba yan, week 2 ba yan, tapos ano pa, section ninyo, huwag kakalimutan po yan. No? So, dito sa part na to, merong question, is the woman complaining or just asking for help? Why? So, sasagutin nyo, wala pong
wrong answer dito. Basta parang i-describe mo lang, kita nyo naman ang itsura ng babae sa image. Ano po, may hawak siyang plansa, then ito yung guy sa kabila, may hawak na papel. So, bahala na kayo mag-interpret kung ano yung nangyayari para masagutin niyo yung question number one. So, ang tanong ay, yung daw bang babae ay galit o humihingi siya ng tulong? Kung may answer kayo, ipaliwanag niyo kung bakit. And then, number two, what do you think will be the result of their conversation? Sa palagay ninyo, kung yung babae nagre-reklamo, ano magiging resulta ng usapan nila? And then, kung yung babae naman humihingi ng tulong, ano din ang magiging resulta? So, ganun lang. Class, ano? Ganun nyo lang kadali sasagutin yung question 1 and 2 na yun sa learning task 1. So, be specific lang, no? Lagyan ninyo question and then sa ilalim, answer. And then, let us proceed to learning task number 2. So, eto, no? Meron ditong 3 questions na merong choices. Ang gagawin nyo lang dito, pipiliin nyo lamang yung letter ng tamang sagot. So, we have 4 choices, A, B, C, and D. So, kagaya nito, number 1, injury caused by repeating the same movement continuously is a type of A, physical hazard, yan, biological hazard, ergonomic hazard, or chemical hazard. Para madali yan, meron kayong dictionary, ano, or meron kayong internet, i-search ninyo po, ano ba yung physical hazard, ano ba yung biological hazard, ano ba yung ergonomic hazard, or ano ba yung chemical. And then, based dun sa mare-research ninyo, mapipili nyo dito sa question number 1 kung alin talaga ang tamang sagot. And eto, ganun din. Number 2, what does WHIHMIS stand for? So yan, makikita ninyo, may choices ulit tayo, A, B, C, or D. Letter lang ng correct answer. So, i-copy mo lamang yan, i-paste mo sa Google, lalabas na yan, makikita mo na ganyan ang sagot. No? Ganun kadali. So, kagandahan, kung meron kayong internet, madali ang pagsasagot dito. Now, kung wala, re-research pa, maghahanap ka pa ng book. Number 3 question, which one is an acute injury? Pag sinabi natin acute injury, yun talagang medyo malala, no? Masakit. Injury, ito ay parang aksidente. Iba yung talagang sasaktin, no? At iba naman talaga yung injury, parang accident. So, pipiliin mo dito, A, cancer ba? B, hearing loss? Or C, cuts ba ito? Or bruises? So, madali yan. Ano po? Kayang-kaya nyo sagutan yan. And then dito, sa letter E, yan. Learning task number 3. So, dito, ang instruction, you have to identify the kind of tools existing in your house. So, ano-ano ba yung mga tools meron kayo sa bahay? And then sabi dito, classify them using a check sheet to determine their condition. So, ito, gagawa ka ng tawag dito, template sa answer sheet mo. So, for example, hand tools. So, pag sinabing hand tools, ito yung mga tools na nahahawa ka ng kamay, ano? Kaya nga, hand tools na nagagamit ng mga kamay natin. Testing devices, ayan. So, siyempre, kung sasabihin ko naman sa inyo, wala nang saysay itong pag-aaral ninyo. Ano? So, i-research ninyo, magtanong-tanong kayo dyan. Pwede naman po kasi ito ngayong purpose itong ating modular lessons na to na ginagawa niyo sa bahay. Ano po? So, matututo kayo by asking help from other people na alam ninyo merong knowledge nyo sa mga bagay nyo. So, okay lang. Basta wag lang kayong mga ngopya. Ano po? And then, materials. No? So, ano ba yung device? Ano ba yung materials? Ano pa yung tools? So, sulat nyo lang dyan. No? Ano ba? Nakapaglagay ka dito ng isa. Hand tool, martilyo, hammer. No? May parang may answer na dito yung isa. Ano ba? Good ba siya or defective? Checkan mo na lamang, ano, sa template mo, lagyan mo siya ng i-check mo kung good. So, kung good siya, bali, wala na yung defective. So, dito, meron ka pang another hand tool na inilagay, i-check mo ulit dito kung good ba siya or defective. So, ganun lang ang pagsasagot sa letter E. And then, itong letter A sa learning task 4, ito naman, ano po, there are 10 statements here. Ano? So, ang instruction dito,
Write QN if the statement affects the quantity of work and QL if the statement affects the quality of work. Write your answer on the space provided before its number. Siyempre, dun kayo mag-a-answer sa inyong answer sheet sa whiteboard. So, meron kayo ditong learning task for 1 to 10. So, QN lang at saka QL. Ano ba yung QN? So, yung Q stands for quantity. So, dami, bilang. Yung QL, yung isang Q, stands for quality, kalidad. Yung isa, dami ng trabaho. Yung isa ay kalidad ng trabaho. So, yun lang isasagot mo. May statement dito, katulad to, or scheduling of work. So, ano sa Tagalog? Paano ba natin iintindihin? Hindi ka nakapag-schedule na maayos ng pagtatrabaho, ano magiging resulta? No? QL ba siya or QN? Ano po? So, sasagot mo lang yun dito. So, pag nasagutan mo yung 1 to 10 na yan, tapos na agad yung iyong lesson 1 or week 1 sa TLE. And because we have received our module late na po sa TLE, ngayon ay dinoble ninyo bali, magkasunod, sasagutan nyo itong para sa week 2. Inihabol nyo yung week 1 and then ito yung week 2. Ito naman, ang ating objective dito or ang ating lesson is plan and prepare for tasks to be undertaken. So, ayan po yun, ano, mga students namin. At ulit yung lesson. So, sabi dyan, one of the most important principles of good teaching is the need for planning and preparation. So, far from compromising spontaneity, okay, planning provides a structure and context for both teacher and students, as well as a framework for reflection and evaluation. So, yan lamang ano, dito sa TLE, palibasa nga ito ay practical subject. So, madali magsagot dito ng mga questions. Proceed na agad tayo dito sa learning task 1. So, ano ang instruction dito? So, match the different hand tools with their actual pictures. Write the letter of your answer on a separate sheet. So, matching type ito, no? Given yung name ng tools and then sa ilalim nito, kumbaga itong nasa taas, column A, itong nasa ilalim, parang column B. Ano po? So, yung mga images sa ilalim, meron silang label na letter. So, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. So, 10 10 images yan. While dito sa taas, we have 10 names of these tools or these images below. So, ang learning task ko natin, magna-number ka ng 1 to 10. So, desoldering tool. Alin dyan sa 10 images images na yan ang desoldering tool. Kukunin mo lamang yung letter. So, masasagutan mo na agad po yan. So, madali. No? Madali lang po itong part na to. Ang learning task to naman, ayan, mapapansin ninyo. Ano po? Medyo ito yung sinasabi ko sa inyo na sa ating printed module, malabo yan. Kasi sa photocopy talaga, hindi na makukuha, mapapalinaw yan. So, nag-research ako dito ng image, ano po, na saan natin po pwedeng gamitin dito, no? Ibababa ko muna to and mag-open ako ng iba. Saan ba natin nakitin kanina? Punta tayo dito sa Google. Then, balik tayo dito sa parts of the computer. Eto. Eto yan. Okay. So, hindi siya appear. Wait. So, wait lang. Stop muna natin po. Pause muna tayo. Okay. So, balik po tayo dito sa module. Dito sa learning task 2. Okay? Record ba tayo? Okay.
Sorry yan. I-edit natin itong part ito. Okay, class. So, balik tayo dito sa ating presentation. Ano po? Share ko sa inyo yung screen. Dito tayo sa... Wala. Yun. So, ito yung ating module. Balik po tayo dito. Ano ho? Okay. So, dito sa lesson 2, dito na tayo sa learning task 2. Ano po? Classify the equipment if it is software and hardware. So, medyo kanina, basic pa lang po tayo, no? Parang mga tools pa lang. Ano po? Basic tools. Pero ngayon, dahil sa ating MELC po ay kinakailangan maituro sa inyo yung talagang dapat yung malaman. So, dumiretso po agad tayo dito sa mga parts ng computer or terms related to computer. Okay, so classify the equipment if it is software and hardware. So, ilang items ito? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. So, 20 images ito. Okay, ano ba yung software? Ang software po is anything na nagpapatakbo sa computer. Mga programs ito. Ano po? Ang hardware ay yung mismong piyesa, yung mismong object, yung po mismong computer. No? Yung parts ng computer na nakikita natin na ito turn on natin, ito turn off natin, so yan po siya para madali natin intindihin. Ang software, yung ginagamit natin para i-operate natin yung computer. Po? So may mga images dito, katulad niyan, web browser. Okay, so ano ba yung web browser? Siya ba ay hardware or siya ba ay software? Screen, siya ba ay hardware or siya ba ay software? Wi-Fi router, siya ba ay hardware? Siya ba ay software? So, ilang images ito? 20 images. So, dito sa learning task 2, dapat po ay makapag-sagot kayo ng 20 items. So, games. Ang games ba ay software or hardware? Printer, ito ba ay software or hardware? Ano po? So, makikita nyo naman dyan. Ito, kita dito sa screen. Ano po? Itong part na ito na ating lesson. And then, sa learning task 3, ito na. Rewrite and redraw your answer in another sheet of paper. Ito po, things under software and things under hardware. So, ano yan? May makikita kayo dito. Okay? So, ito yung image ng software or hardware. At ito yung label nila. Anong gagawin ninyo? I-redraw nyo lamang yan sa ibang papel. And then, ano sabi dyan? Rewrite and redraw. Kung ano yung na-drawing ninyo, yun, kukunin nyo lamang yung name doon and then ilalabel nyo lang doon sa drawing ninyong object. So, okay class, ganun lang yan ka. Dali, ano po? So, i-click ko yung na-download ko na image na siyang inilagay dito sa module na ito. Stop muna natin ito. Okay class, sa part na to ng learning task, i-share ko sa inyo yung na-download ko na image na siyang nilagay dito sa ating module. Ano po? Para mas makita natin mabuti kasi i-redraw nyo yun para makita nyo talaga yung actual or yung mas magandang pattern para kayo makapag-redraw. So, eto siya. Okay, yan yung nakikita nyo sa screen. Palakihin natin siya. Ano po? Yan. Okay, class. Ito yung naka-paste dun sa ating module. So, you will use another sheet of paper. Yun na rin lamang pong white pad ninyo. So, magagawa lang kayo ng template. Ito, itong part na to ang inyong i-gagawin dun sa inyong answer sheet. And then, siyempre, nakatingin kayo dito sa module or kung nalalabuan kayo, panoorin niyo dito sa video. Ano po? So, yan yung i-redraw ninyo. Itong image na to. So, kagaya nito, monitor siya. Sabay hardware or sabay software. So, kung hardware, dito mo i-draw. Kung software, dito mo i-draw. And then, kakopy mo lamang yung name. Ganun lamang kadali. Ano po? So,
Ayan, may peer assessment dito. Hahanap ka lamang ng ibang marunong. Papatsikan mo lamang sa kanila. Tama ba? Sabay na sa hardware, sabay na sa software. Yan ang ibig sabihin ng peer assessment. Yung iba na nakakaintindi ano po sa aming mga teacher. So, napaka ano na niyan. Kumbaga sa ni ordinary na yan sa inyo. Kasi maraming nakakaintindi na sa inyo ngayon ng software at saka hardware. So, kopyahin na rin, drawing nito dito sa alin na sa column ng hardware or software. Hanggang sa matapos kayo dito sa ilalim. Okay, ayan, yung mga images. Tagalan natin ng konti. Ayan siya. Image ng monitor. Itong image ng windows. Itong image ng mouse. Ito yung image ng printer. Itong image ng word processor. Ito ang image ng CPU or central processing unit ng computer. And then, ito image ng Pokemon Go. Ano? So, sa mga may hilig maglaro, alam niyo yung Pokemon na yan. So, this is hardware and software main activity. So, yun lamang po ang gagawin nyo dyan sa learning task number 3. Okay, class? Pwede nang i-stop ko ang pag-share nito and then mag-open ako ng panibagong ipipresent sa inyo. Doon sa ating module na po. Parang learning task po ngayon ng week 2. Stop ko na to. Na po. Okay, tingnan natin. Na po. Balik tayo doon sa ating module. Nasaan na yung module natin? Yun. Ayan na. So, tama, learning task po pala yun. So, dito na tayo sa learning task 4 ng week 2. Ano po? Okay. So, ayan. Mayroon ditong presentation po, article or explanation. Examples of hardware in a computer are processor, memory devices, monitor, printer, keyboard. Ayan po siya. No? Okay, dito na tayo sa learning task 4. Write true if the statement is correct and false if the statement is wrong. So, write the word true. Buo yung true. Hindi letter T lang at hindi letter F lang. Ano po? The instruction is to write the word true if the statement is correct and false if the statement is wrong. Ayan. So, software is a program which consists of a set of instructions that tells the computer how to perform an operation. Is the statement true or false? Then write your answer. Next is, Microsoft Word is an example of system software. Again, is it true or false? Number 3, the two categories of software are system software and application software. Ano sa palagay nyo? True or false? Yeah, meron pa ditong direction, no? Dito ay iba na to, ang 4 to 5. Meron ng choices. Direction, choose the letter of the best answer. Use another sheet of paper. So, what is the name of the TV looking device which allows you to see images? Ano daw ang tawag doon sa TV looking device? Ano ho? Na makikita natin sa hardware, computer hardware. Is it A, keyboard? Is it B, monitor? Is it C, printer? Napakadali. Ano po? So, class, sa TLE, dapat ma-perfect ninyo itong mga answer dito. Ano po? And then, last question, number 5. This hardware device allows you to click and drag. Lahat kayo nakagamit na ng computer. So, familiar na kayo dito. Kung alin ang answer sa question to. Is it A, printer? Is it B, mouse? Is it C, keyboard? Okay, class. So, your problem for your module is now solved. I-upload ko to sa aking YouTube channel. Excuse me po. Pardon po. Ano po? Napaka-raw video po nitong ginawa ko. Gumamit lang po ako ng Zoom para po may record ko itong aking pinipresent para sa aking mga estudyante. Pero kung masesearch niyo po ito sa YouTube channel ko at makatutulong sa inyo mga bata, please do so. So ako po si Sir Moses Millares at ang title ng aking YouTube channel ay Sir Moses TV.
Paki-click lang po ng subscribe button. Pwede mag-comment po kayo doon sa ilalim. By the way, this copy of the software of this material was sent to me in advance dahilan po sa magsisimula na yung pag-distribute ng module. Wala pa po kaming module sa school na didistribute sa aking mga estudyante. So I have to request with the authority of our LIS coordinator na bigyan ako ng copy. And then ako po mismo, dahil sa ayokong darating yung mga parents na wala silang mga makukuhang module sa subject na TLE, nagtrabaho po ako sa akin, nagprint ako nito mismo sa bahay namin. I think I have printed one ream. Ano po, nag-print lang po ako ng first three lessons, ano po, yung week 1, week 2, and week 3. Para lamang po yung aming mga estudyante ay merong masagutan. Kasi late na nga pong napadeliver yung module ng TLE sa aming school. Kasi napakarami po talagang ginagawa. So, if I have violated any DepEd policies or principles regarding the showing of this material sa aking YouTube channel, I ask an apology. Ano po, ang gusto ko po ay maintindihan ito ng mga bata dahilan po sa yung mismong kopya ay malabo. And then, kailangan talaga ng mga bata, someone na makakapag-explain sa kanila kung ano yung gagawin. Although, meron naman mga tutulong sa kanila para explain, eh, iba na po yung talagang teacher. Ito po yung kulang sa ating modular approach sa pagtuturo ng mga bata. Na yung ating mga lessons na nasa printed modules ay pinapadala lang sa mga bata. Eh, minsan po kasi talagang ang mga bata nahihirapan sa pagbabasa, sa pag-unawa. Kailangan po nila talaga ng somebody na makakapag-assist sa kanila para po mapadali yung kanilang pagsasagot. So, itong sa akin, if I have violated any rules, kasi ipopost ko po ito sa aking YouTube channel o nakapost po ito, at maaaring marami pa po maka-access nito, makakita na ito dahil yung isa kong ginawa ko na module sa MAPE, marami po nakakapag-view. So, teachers, very raw lang itong video na ginawa ko. Ano po, wala mga paik-ek dito. Even yung aking pagsasalita kasi late in the evening na parang inaantok na ako. So anyway, students, aking mga estudyante sa aming school, ito na yon. So I will see to it na makapag-provide ulit ng ganitong supplementary presentation ng ating lesson para sa TLE. Okay, maraming salamat. Goodbye, God bless, and thank you. Signing off na po si Sir Moises Milliares. Okay, thank you for watching. So again, kung hindi pa ako nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo dito sa aking channel. God bless. Bye-bye.